Hello, welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayong magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Panalangin para sa mga naghahanap ng trabaho. Dakila at makapangyarihang Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Karapat-dapat kang dakilain. Ang kapurihan ay karapat-dapat lamang na ibigay sa iyo, sapagkat ikaw ang Diyos na nag-iisa na nakaluklok sa trono. Panginoong Jesus, sinabi mo sa Mateo 6:8 na bago pa kami humingi sa Ama, alam na niya ang lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, sa mga sandaling ito, itinataas ko sa iyo ang mga tao na nakikinig ng panalangin ito, yung mga taong naghahanap ng trabaho, na naghahanap ng ikabubuhay nila para sa kanilang pamilya. Dalayan ko, Panginoon, samahan mo po sila sa paghahanap nila ng trabaho. Ituro mo sa kanila ang tamang kumpanya na dapat nilang pag-applyan. Bigyan niyo sila ng karunungan kung paano sagutin ang mga interview ng mga taong, mga employers na mag-hire sa kanila. Bigyan niyo po sila ng pabor, Panginoon. Samahan mo sila sa lahat ng gagawin nila. Dalangin ko mag-provide ka ng pera na kailangan nila para makakuha sila ng medical examination, pang-ayos ng mga papeles na kailangan nila, mga gastusin sa pag-apply sa trabaho, pang-baong nila. Dalangin ko, Panginoon, samahan mo sila sa kanilang paghahanap ng trabaho, sa kanilang pagsusumikap para itaguyod ang buhay ng kanilang pamilya. Panginoong Diyos, bagamat na alam mo na ang lahat ng aming mga pangangailangan, ngunit ikaw ang nagsabi sa 1 Thessalonians 5:17 na kami ay magpatuloy sa pananalangin. At sinabi mo sa aklat ng Hebreo 4:16 na kapag nanalangin kami, na ibibigay mo sa amin. At kung gusto naming makahingi sa iyo, makatanggap sa iyo ng aming mga pangangailangan, kailangang humingi kami ayon sa iyong kalooban. Panginoon, alam po namin kung ano ang kalooban mo. Hindi mo kalooban na magutom ang iyong mga anak. O makapangyarihang Diyos, marami pong salamat sa iyo, sapagkat alam po namin na kapag nanalangin kami, dinirinig mo ang aming panalangin. Salamat, sinabi mo sa Mateo 7:11, sinabi mo na kung kaming masasamang tao, alam namin kung paano magbigay ng mabubuting bagay sa aming mga anak. Gaano kapaya, kapanga o Diyos Ama, na kaya mong magbigay ng mabubuting bagay sa mga taong humihingi sa iyo. Panginoon, salamat sa iyo, sapagkat alam mo ang bawat nangyayari sa aming mga buhay. Alam mo ang mga bagay na kailangan namin, at gusto mo lang na marinig ito sa aming mga bibig. Salamat, Panginoon. Binibigay namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, sapagkat alam po namin na ikaw ang magbibigay sa lahat ng aming mga pangangailangan. Dalain ko, Panginoon, yung mga nananalangin at humihingi ng trabaho sa iyo. I pray, Father, bigyan mo po sila ng kapayapaan, na kapayapaan nagmumula sa iyo, dahil alam ko na tutugunin mo at tinugon mo na ang kanilang mga kahilingan. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng pasasalamat, ibinibigay namin sa iyo. Ang lahat ng pagsamba, pagluwalhati, ibinibigay namin ito sa iyo, sapagkat walang ibang Diyos na katulad mo. Nag-iisa kang Diyos, ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito ang aming panalangin
sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat muli sa pagsama mo dito sa The Praying Mom at ini-encourage kita na magpatuloy ka sa pagdulog at sa paghingi ng iyong mga kahilingan sa ating Diyos. At lagi mong tatandaan na may magagawa ang pananalangin, may pananampalataya. Thank you so much and God bless you.